Water signs, ito naman po yung mensahe sa inyo ngayong January 10, 2023. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga gusto pong magpa-private reading, makikita nyo po yung link ng aking Facebook page sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Ayan, simulan na po natin ang reading mo. This is for you. Water signs, Cancer, Pisces, Scorpio. Tignan na po natin, Spirit Guide, ano po ba yung pwedeng mangyari ngayong araw na ito? Ngayong araw ng Tuesday, Martes, ayan, kay Water signs. Meron tayo ditong despair. Nalulungkot yung iba sa inyo, Water signs, kasi pwede na you are really trying your best para makahanap ng trabaho, pero wala pa rin. Tignan natin. So, do not manifest, do not do something out of desperation. Kasi may mga tao sa paligid mo, water signs, na aabusuhin ka or imamanipulate ka based on your emotions, based sa nakikita nila sa'yo, based on your desperation. Official person. Huwag po kayo mag-alala kasi matatapos din po yung pinoproblema ninyo. Tignan mo, may wealthy man tayo dito tapos official person. From being desperate to having a stable job. Ayan, stable job ito. Pwede rin na ito po yung makakatulong sa'yo. So, look around, water signs. Sabihin natin, pwede kasi na yung lugar na pinag-a-applyan mo, yung lugar na kung nasaan ka ngayon, sabihin natin, hindi ganung kaganda yung palakad nila sa trabaho. Kaya naman, wala talaga masyadong opening dyan. So, hanap ka ng ibang lugar. Yes, we need to sacrifice. Sabi nga, for you to get comfortable, for you to get a better life, you need to be uncomfortable. Bago maranasan yung pagiging komportable, magiging uncomfortable ka muna. Family room. So, ayan po, pwede na merong makatulong sa'yo dito na kamag-anak mo. Siguro, sabihin natin, baka may tumutulong naman talaga sa'yo. Yun nga lang kasi yung mga suggestions. Baka suggestions. Yung mga suggestions sila, hindi talaga uubra para sa'yo. So, ayan po, look around. Look around the water signs, Cancer, Pisces, Scorpio. Yung iba naman po sa inyo, meron naman kayong trabaho, pero ang iniisip nyo po dito is, paano mo ba mas mapapaganda pa yung trabaho mo? Anong position ba? Or ano ba yung gagawin mo para tumaas yung position mo? So, tignan po natin, ano pa ba yung mensahe para sa'yo? Spirit Guide, ano pa po ba yung mensahe natin kay Water signs, Cancer, Pisces, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Tignan po natin kung ano yung mensahe para sa'yo. Air, breathing deep, entering into life, exchange of life, bringing energies. Ayan, so kailangan nyo pong huminga. Kailangan nyo maging kalmado. Okay? So, yung mga plans ninyo pala, sinasabi sa inyo dito, water signs is huwag nyong pagsasabi sa iba kasi nabablock siya. 'Di ba sinasabi ko 'yung dati sa inyo eh. Na kunwari may pinaplano kayo, 'wag n'yong pagkakalat kahit kanino, sa inyo lang dapat 'yon. Kasi hindi mo alam 'yung mga taong nasa paligid mo kung totoo ba sila sa iyo or maganda ba 'yung intention nila. Kasi nabablock ka agad 'yung mga plans mo, hindi pa man din siya nagsisimula. So 'wag ka pong magkikwento. Tapos parang meron talaga kayong gustong makausap dito. For some of you are dealing with air signs. Ayan. So, pwedeng ito, tignan mo ha. Tignan mo, parang nagbibigay yung, sabi natin, kung sino man sa kanila yung nagbibigay. Ayan, pwede pong isang air signs, Gemini, Libra, Aquarius, water signs, ang makakatulong sa'yo. Okay, pero yung iba kasi sa inyo, parang nireject nyo yung tulong ng taong to. Or yung efforts ng taong to, nireject ninyo sa life ninyo. Kung sino man tong nireject ninyo, it doesn't matter kung ano yung kanyang zodiac sign. Ayan, pwede po kasi na hindi mo feel yung energy ng taong to. Or this person is too much for you to handle. Yun yung nakikita ko dito. Or baka baliktad, sa inyo naman may nag-reject. Gusto nyong tulungan yung isang tao, pero ayaw naman niyang magpatulong sa inyo. So, huwag nyong ipilit. Water signs. Tignan naman po natin kung ano pa ba yung mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe pa po natin kay water signs. Cancer, Pisces, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. No, sleep on it. Ayan, kailangan nyo munang magpahinga. So, iba po sa inyo, pagod na pagod yung isipan ninyo.
pagod na pagod yung isipan ninyo, water signs, sa mga problems na dumating, baka ito, ayun nga, iba sa inyo, naghahanap ng trabaho, not hiring, oh. Hanap kayo ng ibang lugar. So, parang sabihin natin, pag pinilit nyo pa dito sa lugar na to, mapapagod lang talaga kayo. At yun nga po, baka meron kayo ditong mahihinga ng tulong or may mag-offer sa inyo ng tulong. Merong ready na mag-offer sa inyo ng tulong dito. Huwag nyong tanggihan. Mm-mm. Kasi nakikita ko naman sa taong yun is willing talaga siya na i-help ka. So, yun. Tignan po natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Spirit guide mensahe pa po natin kay Water Signs, Cancer, Pisces, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Mayroon tayo ditong The Hierophant. So, may makakatulong din talaga sa'yo dito pagdating sa trabaho. Yung iba naman po sa inyo, ingat lang po kayo pagdating sa mga gagawin ninyo, sasabihin ninyo sa trabaho ngayon, pwedeng sa boss ninyo or sa mga co-workers, kasi pwedeng ma-misunderstood po kayo dito. Medyo magkakaroon ng mainit na talakayan kasi dito. And yung iba po sa inyo, pwede na kayo. Water signs ngayon ay masermonan. Kaya medyo tumahimik muna kayo. As in, kung meron kang nalalaman or meron kang suggestions, pagdating sa trabaho ngayon, medyo laylo ka muna. Kasi parang madami dito, pinag-iinitan ka. Kasi nagagalingan sila sa'yo. Tignan natin, kaya medyo tahimik ka muna dito. Ngayong araw na to, water signs, makiramdam ka muna. Yan yung sinasabi sa inyo. The Fool. Pagdating naman sa money, take some risk. Yan po yung sinasabi sa inyo ni Universe. Take some risk. Pero kung magtatake kayo ng risk, make sure na alam ninyo yung pinapasok ninyo. Water signs, hindi yan dahil, ay malaki yung kita doon, sige doon tayo. Sige, mag-invest ka agad tayo ng pera. Hindi. Alamin mo muna kung ano ba yung patakaran dyan, paano ba kumita ng pera, paano ba madadagdagan yung money mo. So ayan po, mag-ingat din kayo sa mga biglaang gastos at sa mga biglaang lakad. Pwede kasi na baka may magyaya sa'yo dito. Tignan po natin, Spirit Guide. Pagdating naman sa business, the Hermit, ayan, so yung iba po sa inyo, nafe-feel ninyo na parang walang sumusuporta sa inyo pagdating dito sa negosyo. Ito pala, yung iba nakikita ko dito, yung mga kaibigan mo, yung mga tao sa paligid mo, water signs, iniisip nila na wala ka ng time sa kanila. So medyo may nagtatampo sa iyo dito kasi parang lagi mo na lang daw iniisip, lagi mo na lang pinoproblema, mas madami ka ng time sa iyong negosyo. So make them understand na syempre kailangan mong magtrabaho, kailangan mong asikasuhin tong negosyo mo dahil kung hindi, sayang naman yung pinuhunan mo. At saka ito yung stepping stone mo para, or ito talaga yung gagawin mo para yumaman ka. Ito yung way mo, 'di ba? Iba-iba naman kasi tayo ng way, 'di ba? Para magkaroon ng salapi, ganyan. Pero kasi kailangan mong mag-sacrifice. We all need to sacrifice our time. Sabi nga, merong mga tao na sinasacrifice yung health nila to gain wealth. One of them ka ba? Water signs. So, ayun nga, 'di ba? Sabi natin, ayun na, na-reach na nila yung goals nila. Na-reach na nila yung height, yung peak ng kanilang wealth, pero nagde-deteriorate naman yung kanilang health. So may mga ganun talagang tao, kayod ng kayod ng kayod. So dapat balanse lang talaga yung life natin. As much as possible, balansehin po ninyo. Mind, body, and soul. Kaya nga din talaga, maganda rin talaga water signs na mag-meditate ka. I-ground mo yung iyong sarili. Ayan, so talagang maglalaan kayo ng time, ng energy, focus talaga kayo pagdating sa inyong trabaho ngayong araw na ito. Madami din po kasi kayong gagawin, madami kayong kailangang i-brainstorm, madami kayong dapat asikasuhin. Ang dami din kasi dito na parang medyo malabo pagdating sa negosyo ninyo, so kailangan nyo mabigyan ng linaw. Ayan, pwede yung mga may mga paperworks kayo ngayong araw na to. Parang meron kayong itatali, ganyan. So, tignan po natin ano pa yung mensahe para sa'yo pagdating naman po sa Love Life Spirit Guide. Kamusta po si Water Signs? Okay, King of Wands. Ayan yung person mo. Very responsible, very reliable itong person mo. So, yung iba po sa inyo, di ba may air tayo dito, mas magiging maganda po talaga yung sitwasyon ninyo ngayong araw. Magiging, kunari, nag-uusap kayo, magiging mag-uumpisa at matatapos yung usapan ninyo na okay kayo ng person mo.
Wala masyadong magiging emotional dito. Water signs. Ayan, tignan po natin. Ano ba yung love message para sa'yo? Tignan mo, attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. So, diba? Enjoyin mo lang kung ano yung pinag-uusapan ninyo ng person mo. Enjoyin mo yung time ninyo together. Huwag ka masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Yun yung sinasabi sa'yo dito. Because if you really love and if you really trust your person, huwag ka masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Ay, naku, baka ganito, ganyan. Huwag mo masyadong i-observe lahat ng ginagawa niya, lahat ng kilos niya. Iba sa inyo kasi. Water signs, is mayroon kayong trust issues. Kaya parang lahat ng kilos ng person nyo, pag magkasama kayo, is bantay, sarado. Parang ganun, alam mo yun. Parang binibilangan mo. So, wag, relax. Okay? Sleep on it, sabi nga ni Universe. Wala. Walang mangyayari kapag pinagpatuloy mo to. Walang mangyayari kapag masyado mo tong inisip. Kailangan balanse ang life natin. So, yan lang po yung mensahe sa inyo. Ingat po kayo always and more blessings to come. Bye-bye, water signs.